Magandang umaga mga magulang. Ngayon naman po, alamin natin kung ano ang self-learning module. Ano nga ba itong self-learning module? Ito ay kagamitan ng mag-aaral na naglalaman ng mga aralin na isinulat sa paraang madaling maunawaan ng mag-aaral kahit wala ang mga guro sa kanyang tabi. Ano-ano ang mga bahagi ng SLM or self-learning module? Una, alamin. What I need to know. Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutunan sa module. Ikalawa, subukin. O, what I know. Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng module. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot, o 100%, maaari mong laktawan ang bahaging ito ng module. Ikatlo, balikan. O, what's in? Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Pang-apat, tuklasin. O, what's new? Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipinakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain, o isang sitwasyon. Ikalima, suriin o what is it? Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin nitong matulungan kang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Ika-anim, pagyamanin. Or, what's more? Binubuo ito ng mga gawain para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa. Maari mong iwasto ang mga sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa pagwawasto sa huling bahagi ng module. Ikapito, isaisip o what I have learned. Naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutunan mo mula sa aralin. Ikawalo, isagawa o what I can do. Ito ay naglalaman ng gawaing nakatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na sitwasyon o realidad ng buhay. Ikasyam, tayahin o assessment. Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa paggamit ng natutuhang competency. Ikasampo, karagdagang gawain o additional activities. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang aralin. At ang huling bahagi ng iyong self-learning module ay ang susi sa pagwawasto or answer key. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng iyong mga gawain sa module. Sa ating mga magulang, nais ko pong ipaalala sa inyo na ang self-learning module ay gagawin at sasagutin ng mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Para sa mga mag-aaral naman po, maaari po ninyong sagutan ang inyong self-learning module or SLM. Sana ay inyong naunawaan ang ating pinag-usapan tungkol sa self-learning module at mga bahagi nito. Hanggang sa muli, paalam!